chief of police, saka magiging chief of police. Yung chief of police, hindi naman yung chief of police ang nag-imbestiga eh. Kung titignan mo, sarhento nga lang yung nag-iimbestiga. Sir, I'm sorry sir, as of now, wala po akong figure sir. Pero yung gagiging procedure yan sir, halos lahat na po ng chief of police, nag-undergun na po ng IOBC, and then yung mga assigned or designated investigators are graduate po ng criminal investigation. Pero kung binabasa ko yung investigation report ng mga kapulisan dito, yun ang katotohanan. Supreme Court na nga mismo nagsasabi. Eh kung yun ang kailangan ng sinasabi ng USEC ng DILG, di gawin po ninyo. Yes, hindi ko po nakikita na ginagawa ninyo eh. Gagawin po namin, sir. Yes. Kaya sir, invitahin din namin kayo sir na magturo kung pwede, sir. Tapos na ako dyan, iho. Okay. Thank you. The other issue is, so, doon na-solve yung issue na kung paano sila nakilala. Di po ba? The other issue is the issue of alibi. Yung nasa ibang lugar sila habang yung arson ay nangyayari. Tama po ba? Tama po. Now, how would you answer na yung alleged suspects ay nandun sa isang lugar habang yung pagsusunog ng minibus ay nangyayari? How are you able to refute that? Bali po, sa information pong nakalap ko bilang investigador on case, ito pong caretaker ng Mikasa Resort ay nag-report siya Pulis Mulanay. Ang sabi po niya, dumating doon nung 5:48 ng hapon. Ngayon po, ang kasunpong information, sinabi nila na umalis po itong apat na lalaki sakay ng kanilang kotse, ganap na mga 6:30 ng hapon, at nang pong time na masunog itong minibus sa Katanawan, Quezon, ito pong apat na lalaki na ito ay hindi pa rin po bumabalik doon sa Mikasa Resort kung saan po sila nag-check-in. At bumalik po sila ay sa caretaker ng Mikasa Resort, 1:30 na po ng madaling araw ng February 1. Pero ang allegation kasi, iho, ay merong nag-testify na taga municipality ng Bulanay na nakita sila at the time na nasusunog yung bus at saka naandun sila sa lugar na yun. Yun yung testimony ng mga if I remember it, dalawang government officials. Awesome. Tama po. Tama po. Yes. Bali, yan din po yung testimony na sinasabi nila, pero inaantay po namin na ilabas doon sa pinagbigyan po sila na makasagot sa kanilang counter affidavit, subalit hindi naman po na isubmit sa court, sa fiscal office yung kanilang counter affidavit na nagsasabi na sila nga po ay magkausap nung time na nangyari yung incident na pagsunog ng minibus. Tama po yung sinabi ninyo, yung witnesses na ito, their statements were not presented by their counsel, by the counsel, doon po sa preliminary investigation. Tama? Tama po. And therefore, since it was these statements were not submitted, binaliwala ng prosecutor yun. Tama po. Kasi ikaw ang humaharap doon, di ba? Opo. Being the investigator. So, dito po nakikita po natin yung lapses nangyari unang abogado ay yung counsel kaya pinasosomon. Would you agree with that, yung bagong lawyers ng mga accused? Well, Mr. Chair, if you read Article 125 kasi, kahit po mga estudyante ko, nahihirapan maintindihan yun eh. Mga gusto na po yan mag-abogado. So, ang iba nga po, kahit abogado na, nagtatanong pa rin sa akin. Kasi po, mahirap talaga siya naintindihin. Siguro po, as part of the mandate of this committee, it's an inquiry in aid of legislation. I think po, Congress can make our laws more understandable. Kasi kung yung nag-aaral nga po ng abogasiya, nahihirapan yun maintindihan, paano pa kaya po yung walang pinag-aralan? So, yun po yung call doon. And I think po, kailangan, I'm a teacher po kasi, hindi ko kayang mapabayaan na mali yung pagkakaintindi. If there's something wrong with the answer or the explanation, I have to call it out, outright. So,
I just want to make it clear, Mr. Chair, that nothing cures an illegal arrest. Okay? Wala pong makaka-cure doon. The waiver of Article 125 only cures the period that you are detained without a valid warrant. Okay po? When you waive Article 125, sinasabi mo, ah, okay, pag ako inaresto, dapat within 36 hours, na-file na sa kaso yung court. Na-file na yung kaso sa court. But pag ako nag-waive ng 125, ah, sige, piskal, mag-desisyon ka. Mag-desisyon ka, pero ako, dito muna sa loob. Dito muna sa kulungan. Yun po yung hindi naiintindihan ng iba. Kasi po, ang iba, pag sinabing, okay, mag-waive ako ng 125, kasi bibigyan ako ng tsansa magpaliwanag. Bibigyan ka po ng tsansa magpaliwanag, pero when you waive mo yung right mo na i-release ka within 36 hours. Pag waive mo po yon, okay, dito lang ako sa loob ng kulungan habang si piskal nagdi-desisyon. Yun po ang konsekwensya ng 125. I want to make it very clear po sa lahat ng mga estudyante ko, sa lahat ng law students, nothing cures an illegal arrest. Thank you, Mr. Chair. Narinig ko na rin po yan nung nag-aaral po ako ng law. Kaya huwag nyo na po kaming lecturean dyan. Nothing cures an illegal arrest, but you have to prove that the arrest was illegal yet. Di po ba? And because if you allege that the arrest was illegal, then you have to prove that the arrest was illegal. Yes, Mr. Chair. He who avers must prove it. Tama rin po ba? Yes, Mr. Chair. Yes. And you do not agree with the ruling of the prosecutor in so far as explaining the repercussions of waiving or availing of Article 125. Well, Mr. Chair, this case is already filed in court and I am already bound by the sub judice rule. Okay. But in this jurisdiction, we're not bound by the sub judice rule. Yes, Mr. Chair, but yes, as a lawyer, there are rulings of the Supreme Court already that proves or that says that we are not bound by the sub judice rule in committee hearings of this House of Representatives. Yes, I agree, Mr. Chair. Yes, thank you. Because if you read the ruling, nandito naman po yung kwan eh. I do not know if you have read the resolution of the investigating prosecutor. Yes, Mr. Chair. I read it personally when it was emailed to us. Yes, and I would just like to emphasize that paragraph. And I would like to quote, "This undertaking were clearly discussed by their counsel. It pertains to the waiver of their rights. Before they voluntarily signed the waiver, the respondents were award-winning film director who graduated from a prestigious university. The other two respondents were both civil engineers, and the other is a sales manager. It is impossible that they did not understand the contents of the request, since their own lawyer assisted them in the process of signing them." That's the exact wordings of the resolution of the prosecutor or investigating prosecutor. Yun po yung kwan. So, while I agree with you that students of law or even lawyers for that matter do not fully grasp the meaning of this waiver, I agree with you, madam. Pero ito po ay kasama sa protocol, di po ba? At ginawa naman, pinagawa ng prosecutor na yung counsel of choice ipaliwanag bago pirmahan yung waiver na yon. That is the protocol, di po ba? Kasi I have been an investigator in my whole life at ginagawa talaga ito. Di po ba? Yes, Mr. Chair. So, yeah. So, nagawa naman yung prosecutor lahat ng protocol para maprotektahan yung karapatan ng mga accused. The way I look at it, yun ang kwan.
doon sa mga police, doon sa hot pursuit to be kwan, hindi naman kailangan na ilagay mo doon sa blotter na you're conducting hot pursuit. Hot pursuit is brought about because of the second instance where you can arrest a person without any warrant of arrest. Kaya intindihin po yun. Kasi palagi nyo ginagamit yung term na hot pursuit. Wala naman sa provision of law yung term na hot or yung phrase na hot pursuit. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Itong kaso ay nasa korte na. Oo nga eh. So, doon na sila maglaban-laban. Yeah. Thank you, Mr. Chair. I was listening intently, you know, doon sa mga pinag-uusapan ng both lawyers, no. I was about to say something then na Duralex said Lex, no. I took up law also for 1 year eh. And the law may be hard, but it's still the law, 'di ba? Ang hirap eh, no. But we know maraming mga lapses dun sa procedure that we need to understand, especially dun sa attorney that convinced the poor suspects to sign the waiver and thereby creating a solution for the hot pursuit. And it pains us, no? Dahil nga, of course, kung talagang walang kasalanan, dapat wala na sa kulungan. Pero kung may kasalanan, dapat nakakulong pa sila. That's the essence of democracy in this country, and we have to accept that. And our role in this committee is to find out yung lapses of the procedures of the police. We have seen, ano, and that's the reason why we invited the NAPOLCOM and the ILG to somehow yung appreciation. The appreciation of the NAPOLCOM with regards to those not provision but the situation wherein the hot pursuit was established, and thereby the decision of the prosecutor was based on that narrative. So can you kindly give us some inputs on this? Siguro unahin muna natin sino, NAPOLCOM muna o DILG muna? DILG muna. O sige, DILG, please. Maraming salamat po, Mr. Chair. Base po sa mga narinig po natin ngayon po, sa mga testimonya ng ating mga resource person, unang-una po, ang unang komento ko po, no, gusto ko lang hong i-acknowledge din po yung ginawa ng ating PNP. Kita naman po natin na yung kanilang commitment na to resolve, no, mga ganitong crime, alinsunod sa kanilang duty to protect and to serve. So, maliwanag naman ho na tumugon naman kaagad sila dun sa pangangailangan na dapat they need to resolve the crime immediately. So, dun po sa puntong iyon ay nire-recognize ko naman po ang kanilang pong magandang ginawa. Second comment lang ho natin, doon po sa investigation side, sa nakikita ko po ang pangangailangan po ng ating PNP na palakasin pa po natin siguro po yung kanilang kapasidad, yung kanilang kaalaman tungkol po sa investigation. Baka ho kailangan din ho natin tingnan yon. Sa amin po sa DILG, makikipag-ugnay po kami sa PNP kung ano po yung mga gaps po. No? Baka may kailangan silang tulong doon. Maaaring po sa Kongreso, baka kailangan din ho nila ng tulong sa mga gamit, sa mga pondo. Kasi kailangan din ho nila ng continuous capacity building, continuous education. Mga legal po, kailangan din ho nila ng mga abogado na gagabay sa kanilang mga kilos. Kasi very sensitive po talaga to. Maski naman po nung nakaraan, maraming diskusyon na po tungkol dito po sa mga illegal search, illegal arrest. So kailangan din ho talaga nating palakasin ang ating PNP tungkol sa ganitong legal na usapin. With regards naman ho dun sa nakita naman ho naman natin dito na yung witnesses, may mga witnesses naman naka-identify naman dun sa mga sinabi na yun daw yung gumawa. And then ito yun naman ay isinang-ayunan ng prosecutor at ito yun naman ay nasa korte na. So with that ho, we leave it to the court na lang ho, to decide on the case based on the evidence naman ho submitted by our police and prosecutor.
Thank you, Mr. Galmas, you have to consider as well, you know, we've been discussing this lengthly, no? Yung quota system, no? Yung tinatawag natin na sweep justice that being perpetrated by our police officers. You have to find out as well. Baka mamaya, ganun yung ginagawa nila. Kailangan 24 hours, solve yung problem. Ang dami natin ganun, eh. Ang dami natin naging problem, di ba? That yun ang naging kaso. So this in this situation, you have to find out also ano yung mga naging, ano nila, naging, what they call that, accomplishment in the last few months. Eh, kung panay sweep justice yan, panay ganyan, ang nangyayari, baka basically, there is a pattern. Kailangan makita nyo yan. So, I'm not saying that they have conducted sweep justices in all their crimes that have been committed in their area, but you have to look into that as well. Okay? Mr. Chair, salamat sige. Po. Napolcom, Vice Bernardo, please. Congressman Ako, please. Yes? You were before we leave the Undersecretary. The ILG. Yes, go ahead. May I ask, you said capacity building for our investigators. First question, is there not enough budget for the training of our investigators? Although I'm not privy po dun po sa pinaka-budget po nila, but I believe meron po naman po sila sa provided sa kanila po. The next issue there is yung training budget na given by the GAA to the Philippine National Police would entail yung training nila in every aspect of their work. Tama po? Tama po. Eh kung tatanungin ko po, how much of that budget is spent for the training of our policemen in so far as investigation is concerned? Makikita po ba natin? Maaari pong alamin po namin, Mr. Chair, kung paano po na gagamit po yan. Ang third na issue na susunod po doon ay, sige, sabihin na natin may budget. Meron po bang mga programa na kagaya ng pag-schooling ng ating mga investigador para mapabuti yung kanilang trabaho sa pag-iimbestiga? Mr. Chair, alam ko meron po yun. Pero kung ito po ba ay sapat, titingnan din po namin kung ayon po ay sapat. Thank you, Yusek. Is there a representative of DIDM here? Yes. You are the... Please state your position. Sir, I am Police Brigadier General Rodolfo Castillo Jr., the Deputy DIDM, sir. So you're the number two man? Yes, sir. Now, could you please tell this committee, meron po ba kayong courses in the conduct of criminal investigations? Sir, actually, sir, under the... Sagutin mo muna yung katanungan ko. Yes, sir. Meron po kami, sir. It is under ng special... Investigation and Detective Management under po, sir, ng DIDM. Yan po, sir, yung IOBC natin. Saka CIC, sir. Saka CIC, sir. IO? Yung Investigation Officers Basic Course po, sir. Na yes. Kinakandak po, sir, sa mga Chief of Police saka magiging Chief of Police po, sir. Eh, bakit yung Chief of Police? Hindi naman yung Chief of Police ang nag-imbestiga, eh. Kung titignan mo, sarhento nga lang yung nag-iimbestiga, eh. Sir, meron din po kami, sir, para sa ninyo. Meron din po kami, sir, para sa mga PNCOs yung CIC, sir, Criminal Investigation Course, sir. Okay, and you are around 200 plus uniform members, right? Yes, sir. And how many of this in this number, how many are considered investigators? Sir, I'm sorry, sir. As of now, wala po akong figure, sir. Pero yung gagiging procedure yan, sir, halos lahat na po ng Chief of Police, nag-undergun na po ng IOBC, and then yung mga assigned or designated investigators are graduate po ng criminal investigation course, sir. Okay. That is what you say. Pero kung binabasa ko yung investigation report ng mga kapulisan dito, it is not within the standard. Kaya yung Supreme Court, sinasabi nga, ina-admonish yung mga investigator natin because cases are dismissed because of sloppy investigation. Yun ang katotohanan.
Supreme Court na nga mismo nagsasabi. Sir, yan po siguro ang ibig sabihin ng ating DILG, sir, na palakasin at karagdagang kaalaman para sa mga kwan natin, sir. Eh kung yun ang kailangan ng sinasabi ng USEC, ng DILG, di gawin po ninyo. Yes, sir. Hindi ko po nakikita na ginagawa ninyo eh. Gagawin po namin, sir. Yes. We will invite kayo, sir. Baka kwan, invitein din namin kayo, sir, na magturo kung pwede, sir. Tapos na ako dyan, iho. Huwag mo akong pagturuin na. Kasi dito pa lang, hirap na ako. And I think that is part of your job there in the Philippine National Police. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, if I have... Yes, Congressman Rejoinder lang sa kay Congressman Akop na ano, and to the investigation. I just want to suggest something to give more emphasis on the fundings of the investigation course. Kasi isang problema dyan.